Hindi maintindihan ni Chang Eves ang mga sinasabi ni Cherry tungkol sa sulat na hinahanap ni Mang Lando. Ipinaliwanag ni Cherry na nang dahil daw doon ay nasigurado niya na si Don Freddy ang nagpapatay sa nanay niya, iyon din daw marahil ang dahilan ng kamatayan ng ama. Hindi mapaniwalaan ni Chang Everly ang mga sinasabi ni Cherry dahil wala naman silang ebidensya na pinanghahawakan. Nakiusap si Cherry na kung maaari ay ipagpaalam siya ng tiyahin sa asawa na sa bahay muna nito tumuloy dahil paniguradong hindi ito makakatanggi sa kanya. Pumayag si Chang Everly at niyakap si Cherry pero napapaisip ito na may mali sa anak-anakan. Sa tambayan ng barkadahan ni Drew ito nagdiretso matapos tanggihan ni Tori, welcome na welcome siya doon lalo pa at mayor na ngayon ang Kuya Paco niya. Nagtampo naman si Becca sa hindi pagsang-ayon ni Dave na magpakasal sila ng agaran. Gusto lang naman daw ni Dave na bigyan siya ng magandang kasal. Pero hindi na daw iyon importante para dito, tanging gusto na lang daw ni Becca ay ang magkaroon ng peace of mind na kanya na talaga si Dave. Ibinigay ni Dave ang assurance kay Becca na hindi mangyayari ang iniisip niya pero kasal talaga ang makakapagpatahimik ng kalooban nito. Isinangkalan pa niya na ayaw niyang lamaking walang ama ang anak niya, nandoon lang naman daw si Dave pero pinagpilitan na din ni Becca ang kasal na inuungot, pagkatapos daw kasi ng mga pinagdaanan nila ay gusto lang niyang makasiguro na magkakaroon ng matatawag na tahanan ng anak na hindi pa isinisilang at hindi na maisisilang dahil nga hindi naman siya buntis talaga, nayakap ni Dave si Becca na todo pa din sa pagdadrama. Naghain si Paco para kay Cherry, pinapakain niya ang asawa para daw gumaling na ito agad. Pero tumanggi si Cherry tsaka sinabing may sasabihin ang tiyahin sa kanya, tumayo si Chang Everly at ipinagpaalam na iuuwi muna niya si Cherry, hindi man direktang tumanggi si Paco, sinabi niyang mas maalagaan daw niya ang asawa kung kasama niya ito. Tumayo si Cherry at sinabing ayaw niya sa mansyon, inoffer ni Paco na si Chang Everly na lang ang magstay sa kanila pero gusto talaga ni Cherry na umuwi sa bahay ng tiyahin, nagpilitan ang mag-asawa sa harapan ni Chang Everly, pumayag itong manatili sa mansyon para alagaan siya. Inisip ni Cherry ang kapakanan nito paano daw kung ito naman ang mapahamak, nangako si Paco na walang mangyayaring hindi maganda sa kanila, iniwan ni Cherry si Paco sa inis sa hindi nito pagpayag sa gusto niya. Pinansin ng barkada ni Drew ang pag-iisa niya, hindi daw ba niya na-miss ang mga ito, tsaka inilabas ang tabletes na laging inaalok kay Drew. Umiwas si Drew dahil company lang daw ang gusto niya kaya lalong ipinagpilitan sa kanya ng kausap ang mga tabletes, iyon daw ang tamang solusyon para makalimot si Drew sa bagahe nito. Hindi naman daw niya kailangang matakot lalo na at nasa pwesto na ang kuya niya kaya protektado na daw siya sa paggamit noon, hindi na naiwasan ni Drew ang kaway ng tukso, kinuha nito ang mga tabletes at ininom kasabay ng alak. Hindi na napigil ni Chang Everly na magtanong kay Paco tungkol sa sinasabi ni Cherry na sila ang pumatay kay Mang Panyong at sa tunay nitong asawa. Nakuhang mapaniwala ni Paco na delusional si Cherry dahil magmula nga daw nang makidnap ito at tumama ang ulo ng malaglag sa hagdan ay iba-iba na ang sinasabi nito. Napatanong si Chang Everly kung ang gustong sabihin ni Paco ay nababaliw na si Cherry. Hindi din daw nito maintindihan pero simula nang mapalapit ito kay Mang Lando at nang mawala ang ama ay kung ano-ano na ang naihisip nito. Diretsahan si Chang Everly na sinigurong wala naman binabalak na hindi maganda kay Cherry ang magkakapatid, sinabi ni Paco na pamilya ang turing nila kay Cherry at alam naman daw nito kung gaano niya kamahal ang asawa, nakita naman daw ni Chang Everly ang pagtrato ni Cherry sa kanya kaya kung maari ay ito na muna ang tumingin kay Cherry, pagtulungan daw nila hanggang sa gumaling na ito ng tuluyan. Sa opisina ni Paco sa munisipyo, bumisita sila Dave at Becca para magpakasal na ikinagulat ni Paco dahil sa biglaan nilang desisyon, kailangan daw na masabihan nila sila Seb at Drew dahil selebrasyon iyon para sa pamilya. Pinagdala ni Chang Everly ng merienda si Cherry, nagtanong ito kung nasaan si Paco, nang malaman na nasa trabaho, niyaya niya ang tiyahin na tumakas na sa lugar na iyon, pero hindi ito pumayag, safe naman daw sila sa mansyon tsaka muling niyayang kumain si Cherry, na dismayang binawi ni Cherry ang kamay mula sa tiyahin at nagbasag ng mga picture frames, pinatigil siya ni Chang Everly. Tama nga daw ang asawa niya na iba ang ikinikilos niya. Natuloy ang kasal nila Dave at Becca, patapos na nang dumating si Drew. Masayang masaya si Becca kahit na hindi sila nakapag-ayos para sa reception, sa resort na lang daw sila kumain, nang hanapin ni Becca si Cherry na hindi naka-attend sa kasal nila ni Dave, naisip ni Becca na sa mansyon na lang mag-celebrate para makasama si Cherry na mukhang gusto yatang ipangalandakan na kasal na sila ni Dave, para kina Dave at Paco ay mas convenient nga daw na sa resort na lang sila. Dadalhin na lang daw nito si Cherry doon para makasama nila. Nagtanong si Dave kung kaya na ba ni Cherry, ayon naman daw sa doktora nito ay okay naman na ang asawa,
Mas makakabuti pa nga daw dito na makalabas din. Paglabas nila Becca ay pasikretong sinabi ni Dave na hindi daw magandang ideya kung isasama nito si Cherry. Pero mas tama nga daw na makasama nila ito at kumilos ng normal sa harapan ng asawa niya para hindi ito madagdagan ang hinala nito sa kanila. Naisama nga ni Paco si Cherry at Chang Everly sa resort, agad siyang kinamusta ni Colleen. Nagtanong si Cherry kung ano ang ipinagdiriwang nila, sobrang proud ni Becca na sumagot na iyon daw ang pinakamasayang okasyon sa pamilya nila, finally daw ay official na siyang kapamilya ng mga ito tsaka ipinakita ang wedding ring nila. Nagpakasal na daw sila ni Dave, mataray ang boses ni Cherry nang sabihing maganda daw kung napakasaya ni Becca at nakasal na sila, pero hindi nito dapat taasan ang tingin sa pagiging estrella niya dahil baka ma-disappoint lang ito, na wala ang malaking ngiti sa mukha ni Becca sa nadinig tsaka naging matalim ang tingin kay Cherry pero hindi nagpatinag si Cherry sa mga tingin.